Binawi na ang mandatory evacuation sa Iran at Lebanon pero hindi ang sa Iraq. Katunayan, may nakahanda ng sasakyang pandagat ng ating gobyerno sa Malta para sa paglikas sa mga Pinoy sa Iraq. Saksi si Victoria Tulad. Bukas ang mga tindahan sa Tehran na kabisera ng Iran. Walang bakas na nagkatensyon sa pagitan ng Iran at Amerika nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Labor Secretary Silvestre Bellew III, wala nang alert level sa Iran. Ibinaba naman sa alert level 2 sa Lebanon. Dahil dyan, binawi na ang mandatory evacuation sa Iran at Lebanon. Ang sabi ni President Donald Trump, Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Pero isang araw matapos ang missile attack sa dalawang airbase sa Iraq, may panibagong rocket attacks sa Green Zone sa Baghdad. Ayon sa isang source ng Reuters, isa sa mga rocket ang nalaglag halos 100 metro mula sa US Embassy roon. Wala pang umaako sa pag-atake. Wala pa ring reaksyon dito ang Amerika. Dahil dyan, kaya mananatili ang mandatory evacuation sa Iraq. Biyaheng Doha, Qatar na nga si Secretary Roy Cimatu para manguna sa repatriation. 1,600 OFWs na raw sa Iraq ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi ng Pilipinas. Sakaling sarado ang airport sa Baghdad, then they go to some alternate airport, and that is the airport in Erbil. In the event that the airport is closed also because of the airspace is considered not safe, then they will resort to a land movement out of Baghdad, probably to Amman, Jordan. Magkakaroon daw ng logistics base sa Qatar at Dubai. Pakiusap ni Cimatu sa mga OFW sa Iraq, sumama na sa evacuation. Ang mga asawang dayuhan o anak na foreign national ay maaari rin daw ilikas papuntang Pilipinas, pero kailangan payagan sila ng kanilang bansa. Patuloy na umiiral ang deployment ban sa Iraq. Kahit ibinaba naman ang alert level sa Lebanon at Iran, ayon sa DOLE, may deployment ban pa rin kaya hindi maaaring magproseso ng mga bagong application. Nakataas naman ang alert level 4 sa Libya dahil sa dati ng kaguluhan doon. Ayon kay Cimatu, nakahanda ang Coast Guard vessel na nasa Malta sa Europa para ilikas ang mga OFW. Pagtitiyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration sa mga uuwing OFWs. For the OWA members, it's a returning cash benefit of 20,000. Yung non-OWA member, yun yung talagang hindi dumaan sa POA OWA. Yung non-cash package. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, umapila si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga deboto ng Poong Nazareno. Ipanalangin po natin na maging ligtas ang ating mga kapwa sa Middle East. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.